Ayan, yung may kita ninyo sa gilid, meron din may kitang tatlong butas.
Tapos lalagyan nyo ng tubig. Sabi daw, para daw siguro hindi rin matuyo. Moisture yung ating itlog para daw maganda yung pagpisat. Hindi siya yung... Kasi diba minsan may pag nagpipisat ka sa incubator, kahit na maganda yung init, minsan meron pa rin mga hindi napipisa. So kailangan maintain daw na nachecheck na may tubig yung loob. Yan, so lalagyan nyo ng tubig yan. Pero hindi naman asin yung mababasa yung itlog. Mamaintain nyo lang na may tubig siya sa loob para maganda yung pagpisa ng ating itlog na ilalagay. Bali, ito ay automatic. Yan. So siniset daw to. Kailangan 38 yung init. Meron naman siyang manual para sa iba't ibang sa chicken, duck, goose, ayan. Kung ano yung mga ilalagay nyo, basta itlog. Tapos, may settings din dito. So, abangan nyo na lang yung ilalagay natin dito kung makakapisa ba tayo dito ng itlog. Ito, ang capacity nito ay 120 eggs. Na-order ko lang to sa Shopee, sa online. Sa halagang, nasaan yata to? 36, ganun. Kasi kaysa magpapapisa pa kami, minsan kasi yung mga pinapapisa namin itlog, hindi napipisa rin lahat. Kaya naisip namin, bumili lang ng ganito para asin lahat ng mga itlog ng mga alaga namin, dito na lang din naman ilalagay. Kasi 120 pieces naman yung ano nito capacity. So, yun lang. So, ayan mga manay, update ko lang din kayo dito sa kanyang manual para po hindi rin kayo maligo. Kasi meron siyang manual para nalalaman ninyo yung init, para sa itlog na ilalagay ninyo, kasi iba-iba. Para sa, eto, sa bibe, sa manok, ayan. So, 38 tapos, nagpapalit pala siya or kalipas ng ilang araw, bumababa yung init niya. So, depende rin pala yun hanggang sa mapisat siya. Pang 19 days, ayan. So, yung ininyo ng aso ko. So, yun lang. So, ayan, dito, chinek namin, sinaksak namin yung ating incubator. So, mga manay, normal na kapag sinaksak mo, mag-iingay siya, nag-a-alarm siya. Kasi, kapag nag-iingay pala siya, hindi pa niya nare-reach yung 38 Celsius na init na kailangan ng ating incubator. So, once na nare-reach niya yun, halimbawa, tumungtong na siya ng 37 pa 38, mag-i-stop na siya. Then, kapag bubuksan mo to, maglalagay ka na ulit ng egg, mag-a-alarm siya ulit kasi nababawasan ulit yung init sa loob. So, gagawin natin, mag-iipon muna tayo ng itlog na ilalagay natin dito para masubukan natin. So, ayan na yun lang mga manay, yung mga may babagi ko sa inyo. Nagulat kayo, no? Hindi lang tayo nagluluto. Hindi lang din po ako mahilig sa halaman. Mahilig din talaga ako mag-alaga ng mga hayop. Kasi, pansinin nyo, di ba, lahat nagtataasa na. So, kapag may mga bakanting lote na sa tabi mo, sa sarili mo. Or kung meron din bakanting lote na tingin mo pwede naman magpaalam dun sa may-ari na hindi naman lang ginagamit, gawin mo ng paraan para pagkakitaan mo. O pwede mong gawan ng alagaan, taniman, para maano, magandang mabawasan yung konsumo natin sa pang-araw-araw. Kasi, ang kagandahan dito mga manay, kaya nag-alaga kami ng mga hayop. Kasi, mas na-assure mo na malinis. Tapos, lalo sa mga gulay, mas na-assure mo na malinis, mas sustansya yung pinapakain mo. At ang kakatulong pag magluluto ka, doon mo na lang kinukuha sa garden mo. Ayun ang ingay ng mga aso ko. Sa susunod yung mga aso ko naman yung pakita kasi yung gano'ng karami na ang gugulo nila, lalo pag nagtatahulan sila sabay-sabay. So, ayun lang yung aking mini vlog. Diba, nagulat kayo, may pamanok tayo. Soon, tignan natin, itatry natin sa itlog talaga kung makakapisa tayo dito. I-update ko kayo kung maganda bang klase itong incubator na nabili namin. Kasi alam ko marami tayong mga manonood dito na mahilig din mag-alaga ng hayop. Lalo sa mga followers ko na mga nasa probinsya dyan. So, see you sa next vlogs natin.